Hello guys, welcome back to my channel. So, we are having a video of stepping guide. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-stepping sa PVP. So, let's go. So, maganda kung magpa-practice kayo ng stepping. Gagamitin nyo yung ellipsis sa practice mode. So, ayan yung normal dash nya. Ayan. Pipindutin nyo lang yan, yung dash, yung forward ng dalawang beses para mag-dash. Ayan. So, next is jump, then dash. Jump, then dash. Jump, dash. Jump, dash. Jump, dash. Ayan. Jump, dash. So, ganito yung magiging itsura niya kapag na-perfect niya yun. Ayan. Parang patarun-tarun siya ng ganyan. Ayan. Ayan. Ayan, magiging itsura niya. So, let's go back. So, this time, lalagyan natin ng down. So, jump, dash, down. Jump, dash, press down. Ayan. So, jump, dash. Jump, dash. Ayan. Jump, dash. Jump, dash. Jump, dash. Ayan. Jump dash down, jump dash press down, jump dash press down, jump dash down. Ayan, ganyan yung tsura niya. So next, after nyong i-press down, pindutin nyo ulit yung up. Parang i-repeat nyo lang ulit. So dash, so jump dash down, up. Jump dash down, up. Paulit-ulitin nyo lang yun. Magagawa nyo yung ganitong movement. So, again, jump, dash, down, up. Ayan. Ayan, magiging itsura nyo para siyang tumatarun-tarun. Ayan, ayan yung basic na ano na stepping. Next is rocket step. So rocket step, dash, dash up. So yun, nasa loob ng close parenthesis, pagsasabayin nyo yung pindot nyan para magawa nyo yung rocket step. Ayan. Rocket, 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 ayan. Ayan yung rocket, yung parang para siyang straight na straight yung pag-jump niya. Ayan, ayan yung rocket. So next naman is rocket then press down. So next naman is rocket step then press down. Ayan. Ayan tsura niyan, parang lalapag ka agad siya. Ayan. Kita nyo? Ayan. Ayan ang rocket press down. So ayan, rocket press down. Ayan. So next is flash step. So parehas lang siya ng pindot ng rocket press down. Ang pagkakaiba lang, yung pagpindot mo ng press down right after ka agad mag rocket step. So parang bibilisan mo yung pag press down, pero dapat mauna pa rin yung pag execute mo ng pagpindot ng rocket then down. Ayan. So kapag nagagawa mo na yun, ayan. So napansin nyo dun sa rocket press down, medyo mataas pa yung talon niya bago natin siya pre-press down. So ang kaibahan ng nun sa flash step, yung pag-press down mo, mas bibilisan mo yung pag-press down after mong mag-rocket step.
So tignan natin. Ayan, racket. Ayan. So nakikita nyo, medyo mababa na yung talon niya. Dahil pinipindot kaagad natin yung down right after nating mag-racket step. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ayan, racket down. So makikita nyo yung kaibahan. Ayan. So yun na yung flash step. Ayan. Ayan na itsura nya kapag sunod-sunod yung flash step nyo. Ayan, kita nyo. Isang diretsyong linya. So, try natin sa mas malaking mapa yung Trial Forest para mas makita nyo yung nung maigi yung flash step nya. Ayan. So, Trial Forest. Ayan. So, ganyan ulit natin. Ayan. So, pansin yun, nahihirapan akong pumindot. Hindi kasi masyadong maganda yung keyboard ko. Kaya minsan, tumatarun lang siya ng ganyan. Ayan. So, ayan yung racket press down. Yung nakita nyo nung una. Medyo mataas pa yung talon niya. Pero pag flash step, medyo yung dash niya, medyo, ano na, flat na sa, ano, ayan, sa sahig. Ayan, nakita nyo. Ayan. Ayan. So, once na kaya mo na yung kaluwat kanan na flash step, kaya mo na rin gawin yung demon step. Ayan. So, dito maganda mag-practice ng flash step. Kasi isang malaki siya, tapos diretsong linya. Ayan. Kita nyo. So, flash step. Para ma-master nyo, kailangan talaga ng maraming time na practice. Ayan. Worth it naman siya kung ma-master nyo na magiging effective kayo sa PvP. Mas mahirap kayong ano matalo ng kalaban. Ayan. Kasi kung manonood kayo ng mga pro videos, mapapansin nyo ang bibilis na kumilos kasi gumagamit sila ng flash step. Ayan. Ayan yung itsura niya. So again, yung pagpindot na ng flash step is racket step then press down immediately. Ayan. So ayun lang muna sa flash step. So tara tignan natin kung anong itsura ng flash step pag ginamit natin yung Sword Master. So alam niyo naman tong Sword Master, napakabigat niyang ano kontrolin. Pero pag ginamitan mo siya ng flash step, parang ang gaan niya. Ayan, tignan niyo, 'di ba? Ang bilis niyang kumilos. Ayan. That's why sinabi ko nung una doon sa isa kong video, yung save your video ko, na essential kung papraktis nyo yung flash step kung gagamit kayo ng Elesis. Ayan. So flash step, napaka-importante nyan sa Sword Master tsaka sa Savior. Ayan. Ayan. Diba ang bilis nyong kumilos? So share ko lang pala, hindi ako gumagamit ng basic keys. So ito yung gamit kong ano, keys. So yung up ko is W, yung left and right ko is A tsaka D. Yung attack ko is letter O. Tapos yung down ko is letter P. So explain ko lang bakit ganito. So kung pag-aaralan nyo yung flash step, so kung naka basic keys kayo, unless wala kayong magandang keyboard, napakahirap niyang ano, napakahirap gawin yung flash step kung basic keys yung gamit mo tapos hindi maganda yung keyboard mo.
So ito, itong setup ko dito sa mic, ano, mic keys. Kahit na hindi siya magandang ano, kahit hindi masyadong maganda yung keyboard ko, kaya ko pa rin siyang gamitin, yung flash tap. Reason why kasi yung left and right ko, tsaka yung up is W, A, tsaka D. So, kaibahan ng my keys dun sa basic keys. Diba sa basic keys, kung magpa-flash tap kayo is pipindutin nyo yung forward, then forward and up ng sabay para sa racket. Then, pipindutin nyo yung down after that. So, para magawa mo yun, kailangan islide mo yung up arrow papunta sa down arrow. So, hindi naman lahat ng keyboard napaka flexible para magawa yun. Kailangan talaga magandang keyboard. Pero dito, sa setup ko, once na execute mo yung flash tap, which is for example, pumunta tayo sa right, flash tap. So, D. Press tayo ng D. Then, sabay na W tsaka D. So, racket step yun. So, imbis na mag-slide down ako sa letter S, pipindutin ko lang yung letter P. So, hindi kailangan na i-slide mo yung daliri mo para mapindot mo yung pag-press down niya. So, for me, mas madaling gawin yun kaysa yung sa basic keys. So, mas madali siyang i-press down right after mo mag-racket step. So, ito, share ko lang kung gusto nyong gumamit din ng ganitong mic keys. I advise na ganito yung gawin yung setup kung gusto nyong mag-aral ng flash tap kung wala kayong magandang keyboard. Ayan. So, ayun lang muna sa stepping guide. Salamat sa mga nanood. Please leave a like and share. And please follow my Facebook page, CCDC Gaming. My YouTube channel, CCDC Gaming din. Thank you.